Okay, welcome back to our channel class. Ngayon naman pag-usapan natin tong hydrostatic force on plane surfaces. So, nagbigay na ako ng mga principles, ideas, and formula dun sa nakaraan nating video. So, part 1 yun, introduction. Ito, part 2, practical example tayo. So, paano natin to solve? A trapezoidal gate having a dimensions shown in the figure is hinged at its top, say. If the gates rest on a frictionless surface at B, the gate is inclined at 60 degrees with respect to the horizontal. Determine, number 1, the hydrostatic force acting on the gate in kilonewton. So, sagutan muna natin itong number 1. Hinahanap lang naman sa atin yung hydrostatic force. Diba? Ganyan yung formula nun. But in this case, seawater siya, class. Diba? Mapansin nyo rito, binigay yung specific gravity to be 1.03. So, don't forget to include that. Here, mumultiply nyo lang naman yung specific gravity dahil pag din yan nilagay at sinama sa computation, ibig sabihin 1.0 or 1 yung ginamit nyo, which means fresh water yon. So, iba yung factor kasi ng specific gravity for seawater, which is 1.03. Kung oil yan, 0.8 naman. So, di ba, makita nyo malayo talaga yung magiging sagot nyo kung hindi nyo isasama si specific gravity. Okay, so, ano ba kailangan natin? So, gamma, madali na yan, no? Si H-bar muna. Okay. Para kay H-bar, di ba, dun sa previous video natin, nakita natin na meron tayong center of gravity dyan. Sabihin natin medyo gitna. And then, center of pressure dito sa medyo baba. So, dyan nag-a-act yung hydrostatic force. Okay. So, in a way, kailangan natin makuha si H-bar, which is from the surface of the water. Okay, from the surface of the water hanggang dyan, sa kanyang centroid or sa center of gravity, H-bar. But, sabi sa problem, ano ba yung mga given dyan? Meron tayong 60 degrees dito na inclination, which means opposite angles are equal, 60 degrees din ito. Tama ba? Eh no, 60 degrees. So, yun po yung inclination niya, angle of inclination. Okay, so, this is to be given 4 meters. Ayan yun. So, basically, ang kulang na lang natin, itong part na ito. But how do we get that? Okay, class. So, hindi natin pwede assume na 1.5 meters yun. Bakit? Kasi, sir, hindi ba gitna nung naman ang center of gravity? Diba? So, totoo, medyo gitna ang center of gravity. Pero, remember that this is a trapezoid. Okay? Trapezoid siya. Hindi siya rectangle. Ngayon, kung rectangular gate lang yan, madali lang mahanap natin kaagad. Divide mo lang yung kabuang length nung yung given plane. Then, divide mo sa 2, makukuha mo yung center of gravity. Which is, yun nga, 1.5. If rectangular. Okay, pero in this case, trapezoidal eh. So, sabihin natin medyo baba ng konti. Kung ito yung gitna niya, yan, baba ng konti. Okay, iba pa yung center of pressure class ha. So, take note of that. Dito muna tayo sa center of gravity. So, based dun sa previous video natin, and I advise na panoorin nyo talaga yun, ito, ang X-bar natin, yan ang sukat. Okay, but how do we get the X-bar? Para sana, ano, since triangle yan, sukatowa lang yan. Diba, kunin natin yung nararapat na trigonometric function, then kunin natin tong leg na ito, edi tapos ang problema, diba? Let's name this to be Y. Yan. Y. Okay. So, palaki natin yung figure. Yan. So, 60 degrees ito. Ito si Y, yan yung hinahanap natin para mahanap natin si H-bar. But, X-bar is missing. Okay? So, para makuha natin si X-bar class, at again, ito yan, denoted by pink. From the top of the plane, which is sa A. Ba, dito yung A. And dito yung B. So, hanggang kanyang center of gravity, X-bar po yun. So, para makuha si X-bar, kailangan po natin ng tulong ng ating cycle. Okay? So, once again, punta kayo sa inyong calculators for us to
solve the X bar or yung kanyang centroid. Kasi once again, trapezoid ito, no? So hindi ito basta-basta. So I want you to press shift, mode, then 3, stack. Okay? Then 1, variance. Okay, 1 minus bar. Yan. So kailangan lumabas din yung frequency nyo, class ha. Kung hindi nyo mapalabas yung frequency, simply hit shift, mode, itong babang arrow, then punta kayo sa stat, yung number 4. Then, paki-on yung frequency, 1. Ayan, so makikita nyo nalalabas dapat yan. So, dito sa X, lagay nyo lang is 1, then 2. Para saan yan, sir? Ganito kasi yan, no? Para sumimple ang ating buhay, since trapezoid nga ang ating given, drawing natin, di ba? So, let's say, yan yung iyong trapezoidal gate. Tapos, pwede natin yan natin sa dalawang triangle. Triangle 1 and triangle 2. Tama ba? Ngayon, ito yung base sa taas, 1 meter. Base sa baba, 2 meters. Okay, so yung overall height ay 3 meters. So basically, input natin si triangle 1 dito sa kanyang frequency and si triangle 2 dito sa frequency sa baba. So basically, sa pagdating sa frequency, area lang ng triangle. So si triangle 1, 1 half base, which is 1 meter. Ito yun. Times height, which is 3. 3. Ayan. It equal 1.5. So, ganun din dito. 1 half base, which is 2. Ito yun. Dahil triangle number 2 na tayo. Times height. Ayan. So, parang in-area mo lang. Okay? So, pag okay na yan, hit AC. Okay? Ngayon naman, pag nandito na kayo, pindutin nyo yung shift, then 1. Kasi yan, no? May stat dyan eh. Shift 1, lalabas to. Okay? So, pag nandyan na kayo, sa stat mode niya, pindutin nyo yung 4 for variance. Lalabas dun yung X bar na hinahanap natin sa 2. Pindutin nyo yun, then hit equal. Yun. 1.667. So, ibig sabihin, ang ating X bar is 1.6667. Okay, store na lang natin yan sa A. Ibig sabihin, yan yung value ng kanyang centroid. Shift, store, alpha A. Oops, ba't ganun? Anyway, kung kaya nyo yung shift store, mas maganda. Balik na tayo sa mode 1. Pindutin nyo lang mode, tapos 1, computation. So, back to original setting na tayo. Okay, so yan yung ating X bar na gagamitin natin. So, hindi na siya question mark, di ba? 1.6667 na siya. Or kahit 2 decimal places lang, okay na yun. Lang problema dyan. Ngayon, pwede na tayo gumamit ng trigonometric function na sine, di ba? Kasi opposite, tapos hypotenuse. Meron na tayong hypotenuse. 1.667. Okay, so sine, 60, opposite, ito yung y hinahanap natin, diba? Ayan yung opposite. Ayan yung opposite, tapos hypotenuse, ito. Ito yung hypotenuse, 1.67. So, kung hindi kayo pa familiar sa Sokatawa or basic trigonometric functions, meron din tayong video dyan, panoorin nyo yun, para makuha nyo tong Sokatawa na ito, kung medyo nahirapan pa kayo, no? So, yan, cross multiply lang pagdating dito. Diba? So, y is equals to, ano yan? Sine 60 times 1.667. Yan. So, kahit 1.667 na lang. So, yan. Okay, solve. Sine 60 times 1.667. Yan, 1.44. Yan na lang yung shift store B naman natin to. Shift store B. Okay. So, yan na. Meron ka ng 4 meters plus itong 1.44 na Y. Ito po yun, no? Ayan yun. Yan yung 1.44 na nakuha natin. So, basically, add lang natin yan. H bar is equals to 4 plus 1.443, 4 plus alpha B yung shift store natin. Yan, 5.443.
4-4. Ayan. 440. So, cheap store si ko naman to. Next, hindi pa yan ang sagot. H-bar pa lang yan. Area pa, kailangan natin mahanap sa area. Area is simply 1/2 base 1 plus base 2 times height. Yan po ang area ng trapezoid. Okay, so straightforward lang yan. Ang ating base 1 is 1 plus base 2 is 2. Then ang overhaul height is 3. Okay, so for the area of the trapezoid, 1/2, 1 plus 2 times 3, 1, 2, 3 lang, 4.5. Okay, so kompleto na yung ingredients natin para ma-solve natin tong hydrostatic force. Sulat ko lang ulit yung formula, specific gravity times gamma, h-bar, A. Okay, so specific gravity natin given to be 1.03. Ayan, again, huwag niyong kakalimutan isulat yon. Tapos ang ating gamma, yung gravity. Okay. So, yung H natin, H bar, ay sabi natin ay sinipstorsi natin 5.443. Okay. And then yung area natin, 4.5. Ayan. So, masolve na natin si hydrostatic force. 1.03 times 9.81 times 5.443 sa natin ito yung store sa C times 4.5. Okay, 52 kilonewton. Okay, so yun yung sagot natin sa number 1. Okay, so para sa question number 2, find the location of the hydrostatic force measured from the hinge at A in meters. Okay, so kung babalikan natin yung figure, hanapin daw natin yung location ng hydrostatic force from A. So, mangyari dyan, itong part na ito mula A hanggang C. So, yun yung hanapin po natin para sa number 2. Okay, so... sige, let's try. So, para sa number 2, kailangan natin munang makuha yung eccentricity E. Bakit? Kasi again, from the figure, meron na tayo from A to CG eh. Diba? That is, etong X bar. Diba? That is from A to CG, which is yung X bar, eto po yung 1.667. Ngayon, determine naman natin tong distance na ito, which is yung eccentricity E. Okay? So, based on our last video, ito yung formula niyan. Moment of inertia times area and then yung Y bar. Meron na tayong area and Y bar. Okay, tama ba? May Y bar tayo? Okay, so wala pa. Kukunin din natin yung si Y bar. Which is, para sa Y bar naman, ito. Yan. Yan ang Y-bar. Ibig sabihin, yan yung from center of gravity, dire-diretso siya, parallel with the plane itself hanggang makarating sa surface ng water. Okay, so imaginary line lang siya. Okay, so sige, let's try. Okay, so hanapin muna natin siguro tong I, moment of inertia. So, para sa I, ano bang formula natin dyan? Okay. Moment of inertia nitong ating figure. So, siguro ito na lang din gamitin natin. Yung trapezoid, datiin natin sa dalawang triangle para mas madali yung solving natin. So, sulat ko na lang ulit siguro dito. Drawing ko na lang ulit yung figure dito. Oops. Okay, so 1, 2, then 3 meters height. Okay. So basically, since dalawang triangle yan, natin siya sa dalawang triangle,
yun na rin yung gagamitin nating formula ng moment of inertia, which is, diba, BH cube over 36. Tama? Okay, so, yun, recall lang naman. What is base for triangle number 1 muna? Base is 1, BH is 3 cube over 36 plus 2 cube. Ito, yung 3, ito yun, diba? Oh, sorry. Itong 2, ito yung base natin. Tapos yung 3, again, yung height divided by 36 plus 1. Okay. So, sir, saan galing yung plus 1? So, nakalimutan ko lang i-discuss kanina. Yan po ay summation of AD squared. So, sir, saan naman galing yan? Summation of AD squared. Kapag nag-add kasi tayo ng moment of inertia class, mag-add talaga tayo ng AD squared sa dulo. Kasama yan sa formula, no? So, in that case, kailangan natin mahanap to. At meron tayong calculator technique dyan na hindi ko kagad na ituro. So, balikan ulit natin yung calculators natin. So, basically, again, punta kayo mode, stat, 1 bar yan. So, again, yung in-input lang natin kanina, sa x ay 1 and 2 lang. Then, sa frequency ay yung 1 half base times height, which is yung area ng bawat triangle natin. So, triangle 1, base is 1, height is 3. So, equal mo lang yan. Then, ganun din dito sa 2. 1 half base ay 2, 3 ay height. So, yan. Then, hit AC. Then, once again, hit shift, stat. Punta kayo sa 4 variants. Then, pindutin nyo N. Okay. Then, once again, shift, stat. Again, 4 variants. Then, hit nyo naman tong 3, sigma x. Okay. Tapos, tsaka nyo lagyan ng squared. Yun. 1. So, doon po galing sa AD squared. So, again, sulat ko na lang dito. Sa mod stat po yan. Shift 1. Then, once again, shift 1. 4. Ayan, dyan yung makikita yan. So, that is... That is N tapos tong sigma x squared. Yan, yan po yung i-input nyo sa calculator, no? Para makuha nyo tong AD squared. Yan yung distance squared natin. Yung transfer na tinatawag. Okay, so solve na natin yung moment of inertia. Okay, nakakalimutan ko ibalik sa mat. So, punta ulit yung mode comp para manumbalik yan sa default settings niya. 1 times 3 raised to 3 then over 36 plus ganun din sa kabila. Hindi ko nasulat siguro yung 1. Ay, hindi. Okay, 2 pala ito. 2 times 3 raised to 3 over 36 plus 1. Okay, so that is 3.25. Okay, so I'll leave it like that. So, meron na tayong y-bar na lang. So, balik tayo sa figure natin kanina. Okay, so, paano makukuha si y-bar? Meron na tayong x-bar. Di, ito na lang. So, if you look at the bigger triangle, itong blue na kasama si h-bar, then y-bar being the hypotenuse. So, solve natin si y-bar. Okay? So, sige, ganito na lang. Drawing ulit tayo ng panibagong triangle. Yan. So, sabi natin ito si h-bar being, meron tayong sum na h-bar, tama? Ayun, 5.443. Okay. Then, ito yung hinahanap natin, si y-bar. Ano-ano pang available nating data. So, tama ba na dahil ito ay similar triangles, itong blue triangle na sinulat natin, tsaka itong may green, ay nangangahulugang similar triangle sila. So, basically, this is also 60 degrees. Tama?
So yun, huwag niyo kakalimutan na mahalagang principle yun. Kaya dapat marunong talaga kayo sa trigonometry dito para makuha niyo itong sagot sa ganito klaseng problem. So, ganun lang ulit. Meron tayong opposite, meron tayong hypotenuse. Papasok ulit tayo sa sine. Sine 60 is equals to so. Diba yung so? So, katawa. Opposite. Hypotenuse. What is opposite? 5.4. Hypotenuse, yung y bar na hinanap natin. Then, cross multiply. Mangyari dyan. Y bar times sine 60 is equals to 5.4. Since si y bar ang kailangan natin, transpose natin yan dito. So, divide by sine 60 both sides. Mangyari. Dy bar is equals to 5.4 over sine 60. That's it. Diba? Okay. Solve. Y bar should be 6.235. Okay. So, store natin yan sa D. Shift, store, D. Okay. So, what's next? Meron tayong Y bar. Salpak na natin. So, that is E times I. Then, area, y-bar. Okay. So, yung G rito, or simply I, is yun din yung moment of inertia nung gate natin. Moment of inertia of the gate. Okay. Hindi po ito gravity. So, pardon me if nabanggit kong gravity ito. So, isang buong variable yung IG. Ibig sabihin, moment of inertia of the gate. G for gate, not gravity. Okay. So, linawin ko lang. Okay. So, going back. So, siguro huwag natin gawing IG. I na lang. Para mas hindi tayo ma-confuse, no? So, yung I natin, anong nakuha natin sa I? 3.25. Okay. Then, para sa area, hindi ako nagkakamali, ito yun. 4.5. Okay. Then, para sa Y bar natin, ito yun. Which is, nilagay natin siya sa D. Okay. On your calculators, so, input natin, 3.25 divided by 4.5 times alpha d. Okay, so nasagot 0.11582. Siguro ganyan na lang. Pero shift store F natin. Sige, pwede na yan. Or sa E, no? Pwede rin sa shift store E. Okay, so next. Hinahanap natin ay location. So, meron na tayong E. So, i-add lang natin yung location from A. Location from A. So, ano yan? Ayan, ganyan na lang. Lumalabas, according to the figure, na X bar plus E for eccentricity. Diba? Ayan. Ito kasi yung kakasolve lang natin. Bayan natin kulay. Yan. So, basically, our answer should be X bar plus E, which is X bar 1.667 plus E, eto yun, 0.1158, nakastore sa F. So, ang kasagutan po natin dyan ay 1.667 plus alpha F, yung kaninang in-store natin na sagot. 1.78 meters. Okay. So, yan po yung kasagutan natin for number 2. Next, number 3. Okay. So, last number, number 3. Determine the force to be applied at B to open the gate in kilonewton. So, basically, ganito yun. Hanapin daw natin yung force na magpapabukas sa gate. Okay, hanap lang ako ng maayos na kulay. So, ito lang. Gating na lang ulit. Ayan. Ah, sorry. So, when we are talking about the force na magpapabukas dun sa gate, so, dito po manggagaling yun, no? Normal force lang siya. Okay.
So, hindi siya yung, kumbaga, perpendicular sa ating gate. Hindi po, no? So, dito po manggagaling yun pagka tinanong kung ano yung force na magpapabukas or needed to open the gate. Okay? So, tawagin na lang natin siyang force at B. Okay? So, to find force at B, kailangan natin mag-moment dyan. Okay? So, paano? Basic lang, di ba? Mag-moment lang tayo from A. Summation of moment dito sa point na to. Point at A. Okay? So, once again, if we are going to examine the figure, summation of forces or summation of moment at A is equals to 0. So, 0 should be equal to ano? Okay. Ang clockwise, positive, counterclockwise, negative. Okay, so ano yung mga force natin in consideration? So, syempre yung hydrostatic force natin, which is to be, ang sagot natin sa una, 247.52. Ang direction niya is paganire, di ba? So, paganon ito. Meaning, siya ay counterclockwise, negative. Okay, ito naman, tong force B, is paganon. So, ibig sabihin, yan ay clockwise. Ibig sabihin, andar ng pareho sa oras. Direction ng oras. Clockwise. So, positive. Okay? So, input natin yon. Negative 247.81. Again, that's because of being, the hydrostatic force being counterclockwise. So, 1.78. Ito po yung distance ng A hanggang eccentricity E. So, yan yun, di ba? Yung nasolve natin kanina. Plus, yung FB na hinahanap natin. Anong force yung magpapabukas sa kanya? So, ano yung distance na ilalagay natin para sa FB? Or sa force na makapag-open sa kanya? Is it 3? Class? Yan o. Yung buo. Kasi 3 yan eh, di ba? Remember, na itong 3 na ito ay bagamat siya yung whole, ito yung kabuang length ng ating gate, hindi po rin yan ang gagamitin natin kasi naka-incline po tayo ng 60 degrees, di ba? Ayan, naka-incline tayo, triangle yan. At meron tayong 60 degrees inclination. Okay? So, sorry, bumabalik yung screen ko. Basically, sundan natin yung triangle na yun. Although, yung force natin ay normal to the plane, normal dun sa ating global plane natin, ito pa rin yung nagsisilbing x and y natin. Pero ito kasi, naka-slant siya ng 60 degrees. Okay, so i-consider natin yung kanyang angle. Okay? So, sige. Gamit ulit tayo ng trigonometry. Gamit na gamit pa lang trigonometry dito. 60 degrees. Ganyan, di ba? So, ito yung force mo. Ngayon, ang gusto mong malaman is from, since ito yung B, ito yung X and, ito yung A. Tama. Tapos ito, 3 ito. 3. Kasi yan yung kabuang length ng ating trapezoidal gate. So, ang gusto nating malaman, itong part na ito. Okay? Gawin natin siyang X. Bakit? Kasi nga, moment siya. So, kailangan mo ng force, kailangan mo ng distance, which is perpendicular to the force. Okay? So, hanapin natin sa X. Anong kailangan natin? Adjacent side. So, papasok tayo sa SOHCAHTOA, which is cosine 60. So, ka, A, H, para di kayo malito. Adjacent is X, hypotenuse is 3. Cross multiply. So, mangyari dyan, X is equals to cosine 60 times 3. Pwede nyo na yan i-rectang salpak dito, being the distance of B. Okay? So, on your calculators. On your calculators. So, negative. Okay, may zero pa pala tayo. Negative 2.247.
1.78 plus alpha x yung cosine 60 times 3. Yan. Okay. Ship solve pala. Ship solve. Solve for x. Okay. Magkaroon naman tayo ron. Nakalimutan natin maglagay ng multiplication sign. Ship solve once again. Ayun. 294.07. So, kailangan mo ng 294.07 kilonewtons for us to open the gate at B. Okay? So, I hope this clears this problem. So, kung mayroon man ako mga error, pasensya na. Ayusin ko na lang yan sa pag-edit. But I hope na yun, nakuha nyo rin yung tamang sagot and you'll be more prepared for your exams. Thank you so much. God bless and see you on our next video. Don't forget to like, subscribe, and hit that notification bell for more engineering and math tutorials.